Okay. Ganda niya, Tito Boy. Ah. Sobra. Sobra. Oo, sabi ko nga, I stalked Miguel kagabi sa kanyang IG. And then I saw nga that you attended the wedding of Luan and Kylo. She's very, very beautiful. Sabi ni Michelle, couple of ano ba ito, weeks, months, nanliligaw ka sa kanyang anak. Sinabi ni Michelle yon. So, ang tanong ko ngayon ay, kayo na ba? Oo o hindi? Ni Isabel Ortega. Kailangan po natin kasi sundin yung nanay ni Isabel. Medyo strict po si tita. And respeto po sa ano desisyon niya para sa anak niya dahil kahit pa paano, kailangan niyo rin po ligawan yung magulang ng ano eh, ng nililigawan niya. So, hindi pa po. Nililigawan ko po silang dalawa. Nililigawan mo ngayon? Si Isabel and nanay niya po. Hindi ka natatakot lang magsabi? Ay, hindi naman. But you are at that stage that you are mutually seeing. I mean, this is MU. You have a mutual understanding. Yes. Hindi pwedeng ligawan si Isabel. Hindi ka pwede manligaw sa iba. Hindi. Ah, wala rin kayo sa stage na yun. Hindi, andun po kami. Hindi pwedeng, wala na pong ibang nililigawan. Hindi pwedeng ligawan siya, di ba? Nasa kanya na po yun. Pero ako, preferably, wag na po. At alalahanin mo, magiging abogado si Isabel. Yes. Nag-aaral po siya ngayon eh. So, gusto ko rin pong bigyan siya ng time. Ayoko pong masakal siya sa, kung maging kami man ngayon, baka maging distraction lang po ako sa law. Law school niya ngayon. Yun kanina yung itinatanong ko. Habang nanonood kayo, habang nandun kayo present sa kasal ni Luan at ni Carlo, what did you talk about? Na sana tayo na yan? Did you talk about possibilities? Alam ko, you're very young. Madalas kami mag-usap, Tito Boy, kung anong gusto namin sa isang relasyon. Madalas kami mag-usap kung anong ayaw namin. Very open po kami about doon. Pero sa kasal, parang masyadong malayo pa po yun para pag-usapan namin na tayo na yung next. I mean, ang dami pa pong steps na kailangan pagdaan. I only asked because you were in a wedding. Yes. Siyempre, di ba? Andun eh. Napapanood nyo. So you didn't talk about it. Hindi po. What is the best thing about Isabel? Suporta. You have a gut feeling. You have a gut feel, Miguel. 1 to 10, 10 being the best. I mean, you know. Sa palagay mo lang, alam mo yun eh. Nasaan ka sa puso? I should be asking Isabel this, no? But nasaan ka sa puso ni Isabel? Baka maging assuming yung tanong ganito. Hindi naman. Ako naman ang nagtatanong. Oh, hindi naman. Because you would know, di ba? Yes. Malalaman mo naman yun eh. Okay. Siguro nasa ano po? 8.9. Oo, 1.1 na lang 10 na. O, maganda yun. Yung po yung tinatrabaho ko ngayon, yung 1.1. Paano mo ginagawa? Mabulaklak ba ito? Matsokolate ba ito? Anong ginagawa mo? Ma-effort po. Ma-effort ka talaga? Ma-effort po ako sa relasyon. Pinapakita ko po palagi na nandito lang ako. And lagi ko po siya pinapasaya. Okay. Huwag na lang kay Isabel because you speak to each other often. Anong mensahe mo para kay Michelle, ang mami niya? Tita. Anong iyong ipinapangako? Pinapangako ko po na aalagaan ko po si Isabel. And huwag po kayong mag-alala. Pinagdadaanan po namin yung bawat steps na kailangan namin pagdaanan para mas makilala yung isa't isa. At never po magiging distraction sa anak niyo. Dahil alam ko pong gusto niyo siyang maging law, maging attorney in the future. So, andito lang po ako naghihintay para sa approval niyo po and para kay Isabel. Miguel, sabi ni Michelle, mahal mo ba talaga ang anak ko? Mahal na mahal, Tito Boy. Paano mo mapapatunayan yan ngayon? Paano ko ba Eto, Tito Boy, yung interview na isabihin sa public na mahal na mahal mo na siya. Mahal na mahal ko siya. Wala nang ibang paraan, Tito Boy. Miguel, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Mr. Steve Armstrong, Watches 5 Legacy. But I appreciate you. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Mabuhay ka. Salamat.